noon parang masakit na masakit talaga yung nararamdaman ko. Ngunit nung kumain ako ng ganito yung lifestyle ko. Welcome once again. Don't forget to like, share, and subscribe to our channel. Here we are again. We are having our breakfast. Ito po ang breakfast natin. Ito. Mayroong pepino, carrot, eggplant. Medyo marami-rami yung eggplant natin ngayon. Saluyo. Dahon ng kamuti, alugbati, ano pa yun? Dahon ng bayabas, o dahon ng bayabas, at saka yung new leaves ng Madrid cacao. Okay, ito po yung ating kinakain araw-araw para po maging healthy po tayo laban sa ating anumang karamdaman. Yung gatas natin ay mayroong blended na guyabano. Blended na guyabano with gatas. So, kain na tayo. Damo ba? Saluyot. Alugbati. Meron din tayong maliit na kanin. Dito po tayo sa labas kumain. Dahon ng kamote. Marami tayong kinain. Kaya parang full yung mouth natin. Bawat umaga, ganito na yung type ng meal ko kasi. My father died at the age of 40, and my mother died at the age of 61 of the same ailment. So, siguro magtataka kayo bakit ganito yung lifestyle ko.
2013, I was diagnosed of the same ailment po. Kung ganun po ang ginawa natin kasi lahat naman ng tao ay mayroong hangganan ang buhay. Ngunit, nais po natin ma-extend yung ating buhay sa pamamagitan ng pagkain ng mga food na walang mga chemical, yung natural na mga pagkain. So, ayun. Sa awa ng Panginoon, since 2013, andito pa rin po ako. Noong biniblend ko yung pagkain ko, nakakahilo ang iba't ibang lasa ng mga hilaw ng mga gulay. Kung minsan, naluluha pa yung mga mata ko kasi parang pinipilit ko talaga na kumain ng mga blended na mga vegetables na hilaw talaga sa loob ng ilang taon. Ngunit, nang nasubukan ko na kumain ng hindi na blend na mga pagkain, ay na-found out natin na hindi nakakahilo ang mga hilaw na mga gulay kung ito ay hindi na blend. Ngayon, parang ano na ako. Parang normal lang sa akin ang kumain ng marami, ganito karaming mga ano, dahon na hilaw. Dahil iniisip ko kung hindi dahil dito, ay hindi ako nakapag-extend ng aking buhay. Hirap din po yung ating ailment, kumbaga. So ito, parang masasamay na ako. Parang masakit na masakit talaga yung nararamdaman ko. Ngunit nung kumain ako ng ganito yung lifestyle ko, nararamdaman ko siya pero paminsan-minsan na lang. Yung tagiliran ko parang masakit na masakit talaga, parang nasa loob. Ngunit nang ganito ang ginagawa natin, parang may mararamdaman tayo pero parang kakaunti lang, parang yung bayabas. Thank you.
Tapos na po tayong kumain. O ang